Magandang hapon mga kababayan, kumusta na kayo dyan? So, nandito ako ngayon sa amin. Dito ako sa bago kong binili ng lupa. Ano lang ito, lote. 20 by 25 meters. So, nandito ako. Tinignan ko kung pwede na ba ito binta o hindi pa, no? So, dito ako ngayon. Tingnan natin. So, dito sa bayan ng trasada, no, nandito. At meron ding daan dito dahil nandito po ang mga construction sa nag-contract itong trasada si si Bonggi raw ang may-ari itong mga sasakyan. At itong sasakyan walang hindi isama ito sa binta dahil hindi ito akin. Itong lupa ko lang. Ito lang. Maliit lang to. 20 by 25. Tumo doon sa unahan. So, pwede rin ay dito ako magpatayo ng bahay. Pero, meron naman pa akong mga lote doon sa unahan. So, mas maganda kasi dito kasi may kapitbahay nandoon lang sa malayo, no? Kapag gusto mo nga nag-alaga ng mga manok, so lagyan mo lang ng kural. So dito binutasan nila itong lupa ko, no, para meron silang tubig. Pero pagkatapos nila dito ay tatabunan ng lupa. Saka dito tayo, at saka yung eskwelahan ay dito sa baba. May eskwelahan dito pero hindi pa ito natapos mga kababayan. Tingnan natin ito. So dito, ito po ang eskwelahan nga hindi pa natapos. At yung eskwelahan dati nandun sa baba. Tingnan natin mga kababayan. Dito yung eskwelahan nga dati, no? So malapit lang ito sa school, itong lupa. Dito. Ito ang eskwelahan dito sa amin. So dito, at dito naman po ang aking lote. Baka sa susunod may binta ko yan. Magsabi lang kayo sa akin kung gusto nyo. Pero hindi pa ngayon mga kababayan. Kasi meron pa mga meron pa mga truck. Papaano na lang yan? Wala nang malalagyan. Ito ang lugar namin. Doon ang krusada patungo sa alon. Yung palagi kong pupuntahan. Doon. Dito rin side yung Marilog. Yung may bundok, last bundok, dyan ang Marilog po mga kababayan.
Saka yung sakahan ko yung may naggawa nga lanot, may naggawa nga lanot doon. Doon sa kabila, sa kabila sa tabok sa karsada, no? Nandiyan po, nandiyan po yung naggawa ng lanot. So malapit lang po dito sa aming sityo Malambuon. Malambuon, Malabog, Pakibato, Davao City. So ako ngayon nakasakay ng nakasakay ng bakho. Pero hindi pa itong under dahil wala yung driver. Nakatungtong lang po ako dito para makita nyo ang aming lugar po ni Peking Bumbay. So sakali, sa sunod nga tao, sa sunod nga araw, sa sunod nga taon, baka ay wala na ako dito. At na nakaisip ako nga babalik na lang ako doon sa amin, doon sa India, dahil po ay baka na-miss na nila ako doon. Kasi ang tagal na kami na hindi nakikita sa kanila. Diba? So ako ay gusto nga po pumunta ako doon. At sana po ay mag-ingat kayo dyan palagi. Ako ay nandito pa rin sa bundok. At bukas na naman, pupunta ako doon sa sakahan ko, yung sa maisan ko, dahil grabe malakas yung ulan dito, mga kababayan, no? At saka yung hangin, no? Anong Tagalog sa hangin? Yung bagyo man siguro na, no? Bagyo, malakas ang bagyo. So bukas na ako pupunta doon. Maglakad-lakad lang ako kasi ang motor ko ay hindi makakyat doon. Maghanap ako ng motor nga maganda, yung marunong umakyat. So ito ang aking sasakyan ngayon. Nakabao-bao lang. So mag-ingat palagi, mga kababayan. Sorry po kahapon sa upload namin, dahil Bisaya yon. Ang ibig ko lang sabihin nga sa amin, mga katutubo, ay kung ano man ang dapat nga kung ano man ang hindi maganda sa aming kultura, yon ang dapat nga palitan, usbon, no? So kapag yung balaod namin nga okay, walang isang tao nga masira, walang isang tao nga masaktan, so ituloy natin yan. So dapat po ay mag-ingat tayo palagi. Hindi natin alam ko nga hindi tayo perfect. Walang perfect dito sa ating mga kababayan. Ang Panginoon lamang ang perfect dito sa atin. So dapat po ay tayo ay laging magdadasal sa Panginoon na sana bigyan tayo ng magandang kalooban ng ating puso para hindi tayo makapanakit ng isang tao na may puso din. At saka naman ay nag-alala po ako sa yung anak po ni Kumaring Irene doon. So siya ay nandoon sa Maynila ngayon. Baka
di ba? Wala po sa Iren doon. So yung mga gatas ng anak ko, kailangan ko yun bisitahin at dalhin ng gatas dahil papaano na lang, no? Pag-uwi ni anak kumaring Iren, mapapayat ng kanyang anak. Kapag gagalitan ako kapag mamamayat yung anak niya. So yun lang. Maraming salamat po. At saka lahat ng mga sponsor natin. Sana po ay mag-ingat kayo palagi. Ang may tulong ko lang sa inyo ang pagdadasal po, na sana gabayan kayo palagi ng Panginoon sa inyong mga trabaho doon. At mag-ingat kayo palagi. At saka ilan ni Sir Paul, no, ni Mang Ili, at saka yung Tita Pibilab, nandito lang ako sa bundok ngayon, no, dahil ano, nag-chat po si ano, si Mang Ili nga hiramin daw yung bunggo natin. So nandito na. Kapag makuli na kayo dito sa Davao, chat ka na lang sa akin. Pwede naman siguro ako ang driver, di ba? At pag hindi ko kaya, di, puli-puli tayo. So yun lang, maraming salamat po. Bye-bye.